A few moments later. Hello guys, welcome back to my channel. Kung ikaw guys ay isang OFW, ito ay pasok na pasok sa inyo at pag-uusapan natin kung paano tayo makapagpadala ng pera sa Injust gamit ang kanilang mobile application guys. Pero siguraduhin lang natin guys, in one time lang guys, nakapag-register tayo doon mismo sa padalahan ng Injust guys. Dahil sinubukan ko guys sa mag-registered sa kanilang mobile application guys, hinahanapan tayo ng Injust sa account guys. So mas maigi, mas madali guys, sadyain lang natin in one time makapag-register tayo doon sa padalahan ng Injust guys at makapagpadala din the next time guys, sa sunod natin pagpadala, ma-access na natin o makapagpadala na tayo doon sa kanilang mobile application guys at mababa pa ang kanilang charge kapag magpadala tayo at ang rate ay pare-pareho lang guys. Okay guys, but before we will start guys, shout out all my idol out there. Thank you very much for your support. Okay, now guys, please start and watch this full video. Okay now guys, buksan natin yung application ng Injust. Okay, we will press this one. Pindutin lang natin guys yung quick access and then dito login with your ID pay with any MasterCard. So dito sa identification number, enter lang natin guys yung ikama natin. Then press natin login. Now, nakalagay na tayo. Ito natin yung OTP. Magsisend for verification. Okay. Code. Okay. So, titingnan mo natin kung magkano ang palitan ngayon. Press natin yung transfer calculator. Titingnan natin magkano palitan. So, destination, Philippines. Check to you which country you are. Then, bank name. I will choose Palawan. Let's see, Manila. And then downtown center. Let's see, Ermita. Transfer currency, peso. So enter amount. Halimbawa, 1 real lang para malaman natin kung magkano ang palitan. So, nakalagay dito PHP, select natin yung local currency para magiging Saudi real. Okay, nag-change sa SR. So, calculate natin kung magkano ang palitan ngayon. So, dito, ang kita natin yung fee amount is 14. So, amount and beneficiary currency, total amount 15. 1438. Amount and beneficiary, so 1438, mababa. So, make transfer now. Kung ikaw naman guys, ay ano, may naka... registered na mga pangalan, isi-search mo lang dito. So, halimbawa ako sa misis ko,
So ito tatap ko lang. So galing sa akin. So ang amount is 1,040. Five na lang. 1,045. Purpose, personal expenses, and then description, employer na ako. Employer. So, SARS, beneficiary currency, okay, so next. Next na guys is mag-ano yan sa MADA card natin. Okay, so ang details, 1,045, 15,003 transfer fee, VAT included. Okay, so confirm na natin guys. Wait lang natin kasi nag-confirm na tayo. So card number natin guys, kailangan i-enter yung card number ng ano mo ATM. So itong sa akin guys, pipila pa na, pero iba dark po lang to dahil sariling akin to. Month, yung ano expiry ng month, ng ano month mo is, tapos yung year. Card holder name, kung ano nakasulat doon sa ano card mo. Okay, then security code ng ano ATM mo. Okay, pindutin ang next. So reviewin natin guys, ito yung order review. So nagiging 1,059 SARS. So the next screen you see may be payment card verification through your card issuer. So okay, so pindutin lang natin P now. Then lang natin guys, request is being proceed. Okay, verify guys, magsisento ng OTP code sa cellphone natin. So ito yun, pindutin lang natin, nagsend na. Confirm natin pagkatapos natin may enter ang OTP na na-receive natin. Okay, wait, processing transaction. Okay na guys, successful tayo. So ito na yung ano natin, resibo natin. Teka lang, screenshot ko to. Tawag noon, tingnan natin, katanggapan ng permission. So local internet purchase, ito na yun. So ito yung nabawasan tayo. So ang susunod guys, antay natin yung confirmation sa Injust. Magsisend yun sila. Pupunta tayo sa message natin, Injust, nag-receive na. Internet transfer in just easy country Philippines receiver bank name, Asia United Bank. So ito yung ibibigay natin transfer number para makuha nila doon sa pinadala mo. Makuha ito sa Mluiler, Cebuana, LBC at saka Palawan. Okay guys, so babalik tayo, titingnan natin uli. So kumpirmado na yun. So sa Albilad, tawag naman yung kanina. Tingnan natin, balik tayo sa apps natin. Punta tayo sa transaction, makikita natin dito. So ito yung ngayon, so nandito na. Balik tayo dito guys, confirm lang natin to. So tap to select yung kanina. So pwede ka rin mag-add ng beneficiary mo dyan guys. So
tapos ng lahat guys, log out lang tayo. So yun lang guys, kapag ito po ay nakakatulong sa inyo guys, huwag nyo lang kalimutan, please don't forget to subscribe and click the hit bell button so that you are updated to my next vlog guys. So ganun lang kadali guys, pumagod tayo. Salamat sa inyong panonood guys, lagyan natin.